pagka pala nahihirapan tayo, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong salita ng salita. Buisit na buhay to. Buisit na bahay to. Eh, ba't ganun? Ba't yung buhay ang buisit? Eh, bigay ng Diyos yun. Kaya ka buhay, bigay ng Diyos yun eh. Sasabi mo, buisit na buhay. Puro na lang ikahirap. Puro na lang hirap. Puro problema. Eh, hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Nagdaramdaman Diyos doon. Namumungkahi siya sa galit. Nagagalit ang Diyos pagka nakakarinig siya ng mga ganun na salita sa tao. Mag-ingat tayo. At ang pinaka ano dyan, yung pagtitiis, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo ang kahit na sino, sabihin mo sa Diyos. Yung kagaya ng sinasabi ng isang nagmamahal, kahit na po ako mahirapan, Panginoon, kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kaming hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yon ang dapat nating maisaisip po.